morning, guys. So ngayon, magluluto tayo ng mouth freshener. Actually, gagawa tayo ng mouth freshener kasi ubos na yung mouth freshener natin dito sa bahay. And papalapit na nga yung Diwali. So, ayan. Papakita namin sa inyo kung paano ba yung paggawa niya. Sabi, ang lamig na dito, guys. Pero hindi pa kami nag-jacket. Parating na si Sonal Masi. Ayan, paparating na si Sonal Masi. Late siyang dumating. Oh, Sonal Masi. Ayan. Yung mga galoda namin dito natuyo na. Pero tignan nyo doon, guys. Nagpa-produce pa rin sila. Kahapon nag-harvest kami ng napakaraming galoda. Pero ngayon, pinapalaki na naman natin para makapag-harvest tayo after 2-3 days. Ayan. And tignan nyo, guys, umaakit kasi siya dito. Tignan nyo, lumalaki na naman sila. Umaakit kasi sila dyan. So, Nalmasi? Oo. Oo, Kemso. Okay. Ay, sukarocho pa siya. So, dito sa gilid, kumukuha na naman sila. Oo, Kagumasi. Ay, Karo. Mommy, kelo maligyo. So, ayan, guys. Dadagdagan natin. Aprea, Prakha. Paano na? So, ayan si Sonal Masi. Kumukuha na siya. Apra, chegare. Paano man yun? Ikabor. Lawa, Sonal Masi. Manaya po. Pana. Pana, che. Nagarveli na pana. Nagarveli na pana. Badar, che. Thayre sa. Aprang thayre itla nikle. At labada na ipan. Thayre sa. Ayan, tignan nyo yung mga limbo na rin. Diyo, mami, at labada limbo siya. Pero panadyo na ipay ko. Kacha-cha. Ayan, ang dami naming mga limbo, guys. Nagka-camouflage sila. Ayan. Makikita nyo ba? So, ayan, nangunguha si Sonal Masi ng mga ano lemon na na hinug na. So, yun yung mga lemon natin. Ang dami. Sonal Masi, ba tao? Limbo. Badar ni Kre. Ah, okay. Winupulot niya lang yung mga nahulog. Ekad siya ni Kregya. Video na eh. Ay, kasa siya. Oh, so isa lang yung nakita ni Sonal Masi na lemon yung nahulog. So ito, ano na siya, guys. Ang tawag dito, hinug na siya. So ngayon nangunguho pa siya ng patarveli na pana. Ah, nagarveli na pana. Nagarveli na. Patarveli na ano eh. Nagarveli na. Nagarveli na siya. So, ayan guys, yung mga dahon-dahon dito kinakain natin ay magiging mouth freshener yan. Actually, hindi mo ma-imagine, no, kung paano makakain yung simpleng dahon. Pero mamaya lalagyan nila yan ng napakaraming mga mint, pang ano, pang palasa. So, So, nangunguha pa siya, pero tutulungan ko na si Mami sa pag-ahati nitong nagarweli na pana. Ayan guys, nakakuha na tayo ng mga pan para sa gagawin nating mukwas or mouth freshener ngayon. So after nating makuha yung mga mukwas na ito, guys, ang gagawin natin is hahati-hatiin natin into small pieces. So pagkatapos natin linisin ng mga to, papakita ko sa inyo yung paano yung kung paano ba yung procedure ng pag hahati-hatiin natin itong mga leaves na ito ng ganito, guys. Maliliit na piraso. Nananano, che, mami. Mm-hmm. Come nananano, Josh. Aprawaram na nananas. So yung mga nasa likod daw ng bakuran namin, guys. Mutta maliliit rin lang sila. Anamso siya, mami? Nagarweli na pan. So yung mga sa ibang bahay, guys, malalaki yung mga pana nila. Pero yung sa amin, yung variety ng sa amin, maliliit lang. So Josh, mami, nano-nano kay Motomoto. Kay Haro. Biu chale. So okay lang daw kung maliit or malaki. Walang problema. As long as it's pan. Aho siya, aho karo ano? Echo loki na pan. Mukwas mar nakwana siya. Pan hatin? So lalagay din natin ito, guys. Pero ito tinatawag siyang, namso siya, mami? Chalauti na pan. So dahon din siya, guys. So magiging mouth freshener din siya. Bujan din? Chaloti. So tawag dyan, chaloti. Mga kakailanganin natin, guys. Mami, anam su kiway? Balyari. Ano yan? Pajurni katri. So, ito yung pajurni katri. And then, this one is papaya preserved tutti frutti. Ahu kiway?
Contora. Contora. This one is Dana ni Dal. Ah? J Stores. Who's she? Kopari. Abi Kopari is na. Ah, who's she? Ay, Kopari. Na, si Tarek. Tarek. And ito yung mga mint, guys. Yung mga mint na yan na paglalagay. Ito din, mint yan. Menthol Crystal. Ang daming mga produkto. Ayan yung mga paglalagay nila kasama yung leaves, guys. And mapapasarap talaga nila. Shahi Gulgan. Gulkan. Dark Rose Jam. Ito din. Dark Rose Jam. Oh, okay. So, ito yung mint. So, ito yung menthol, guys. And ang gagawin natin is ilalagay natin itong crystals na ito. And papainitin natin mo lang sa maging liquefy siya. Paming rare ba na naman? Paming rare ba? Paming kayo sa iyo. Ah, so it will be melted. Hindi kailangan lagyan ng water. Oh, wala. Liquefy tayo. Liquid tayo. Thank you. Ah, so yan yung gagamitin natin dun sa ano, pan. So, ayan guys. Ang unang ilalagay natin is Kupela na kuha na ba? Balyari. So, ang unang lalagay natin is yung balyari. Ayan, maglalagay tayo ng balyari, guys. Ayan. And then, we'll be putting what? Grabe yung menthol dito, guys. Hanggang dito, maaamoy mo kahit napakalayo ko na. Okay. Video? Masaray yun. Ayan, yung menthol. Lalagay na natin siya. So, ayan, para mas maging maano yung menthol, guys, na halo ng maayos, ginagamitan na ng kamay ni mami. Sobrang tapang ng menthol. Eh, damn strong si menthol, mami. Yan eh. Laigunak siya. Oo, laigunak. Ak. So, ma-feel mo talaga sa, ano, sa mata mo. Nagsitkasi natay. Ewo. So, ito daw yung dahilan kung para hindi ka magkakasi or ubo. Eh, haro lagas kayo, guys. Tundu-tundu lagan, Goran. May tiyunti lagi. Dahil sobrang full feeling siya. Meron siyang binibigyan na full feeling. Aso siya? Chuno. Chuno. So, ayan guys, chuno. Ah, cool siya. Abi, cool siya. Handut-handut siya. So, ito yung chuno. Tingnan natin. Ganun siya. Eka, mauwari. Chuno. Chuno. So, nagpakuha si mami sa akin ng tubig. I think ilalagay niya dyan. Okay. So, madi-dissolve siya. Para siyang powder, pero madi-dissolve siya pag nilagyan mo siya ng tubig. And then, ilalagay nila dyan. Ah, humatlog siya, mami. Ikaw na, Kididu. Sino yung lahat? Who for it? Who kaway? Who for it? Sino? Sino to na aron? Pan man ako for it? For it yet? Hindi alam ni mami kung bakit nilalagay ito, pero isa siya sa mga ingredients. Pantoron sa pero konti lang yung ilalagay daw, hindi masyadong marami. Ah, who kaway? Hindi, karek. Karek. Ha, mas talag. So, ito yung karek. Kato. Parang yung jelly beans, karek. Gayro lang. Sweet siya ng mamentol-mentol. Abi, karek siya. Oh, pari yasa. Okay, bye. Gupari. Gupari. Menthol, menthol din. Lahat naman yung lalagay nila dito, menthol, menthol, guys. Ay, gupari no buko. Gupari buko. Ah, arkuche. Pan buko. At chinelia, when I cut ka. So, ito yung, ano, ito yung grated version nito, guys. So, magkapreho lang yan, pero ito, grated version. Tutti frutti. Ayan, masarap to, guys. Jelly, jelly. Tutti frutti. Tutti. Hap! Ayos na susunan ang mati. Tapos na yung trabaho niya. Kato. Kato. Ito naman powder siya, guys. Kato daw. Ito lang sure kung naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Pero yung mga dito kasi sa village namin,
gagayahin nila itong mga ingredients ni Mami kasi madalas silang nagtatanong kung ano ba yung mga ingredients na pinaglalagay niya sa pan niya. So for sure, gagayahin nila yung mga ingredients. So sinasabi ko isa-isa kahit hindi nyo gets kung ano ba yung mga ibig sabihin. Aho siya, Mami? Dana ni Dal. Dana ni Dal siya? Oo. Aho siya. Sugandiyave. Katajew. Sugandiyave. Na kato siya. Kato. So, ito daw yung kato. Kashmiri sugandi. O, ganyan yung itsura. Kashmiri sugandi. Ay, yung guest na daw. Smell na rin. So, ito yung magbibigay ng smell dito sa pan na ginagawa ni Mami. So, ayan. Powder naman to, guys. At labada mo kung ano? Badu. So, ubusin natin lahat. Mami? Kami, kibirite si Kwarse, ha? Pan banawa. Sikigay. Try pa si perfect thank you. Ikla si Kigya. So siya lang mismo yung nag-imbento nitong mga pinaglalagay niya, guys. So siya yung mga naghanap ng mga products, kung ano ba yung mga magagandang ipaglalagay diyan. So nagustuhan ng lahat yung pan niya. So ngayon, ginagaya ng mga tao dito sa village and palagi silang nagtatanong kung ano ba yung mga ingredients na ginagamit niya palagi. Abi ha? Mentol. Chutney. Ah, so ilalagay muna natin yung nagarveli na pan. And then lalagay natin itong namso siya mga ingredients. Chalotina pan. And then hahalu-haluin na natin, guys. Mix natin ng maayos para ma-distribute evenly yung mga pinaglalagay natin mga products dyan. And smell. Smell ayan. Mas to smell awash. Suga na awash. So, napakasarap ng amoy, guys. Masasarap pa yan paglalagay yung orange chutney na yan. Gulkan. Gulkan yung tawag nila dito. Gulkan. Dark rose jam and itong ano to pan chutney. Amogiche. Ayaya. Ha? Akilunale chutney. Kasi may amogiche. Ay ito daw yung pinakamahal. Mahal daw tong chutney na to, pan chutney. So ayan guys, ito yung gagamitin natin na pan chutney. So ihalo na natin siya. Ba umuwi kay my mami, apela badulaylo. So napakamahal kasi niyan guys, so kailangan kuhanin lahat. Nagugas mami, tamaro hot doily dun eh. Doily dun daw niya, mas kayo. Inagasa naman daw niya yung kamay niya, guys. So ito naman yung tinatawag nilang gulkan. So ito yung nagpapasarap. Mami, gulkan mo ko, awas kaya labadan eh. Mapno. So hindi daw masyadong mahal to. Okay lang yung presyuhan. Hindi katulad nung isa. Yung chutney yung pinakamahal daw. So ayan, dalawa yung ilalagay natin. So, ito na yung second na ilalagay natin. Second gulkan. Second batch. 1 kilo. 1 kilo of gulkan. Kaya panso. Baraba. So, 1 kilo of gulkan daw yung kakailanganin. So, ngayon guys, hahalu-haluin na natin kasama yung gulkan. Abawal lagi. So, matagal daw i-mix talaga to guys. Kasi, barabar mix karawano joyen eh. So, yung mix ng maayos. And then, after na mix na maayos, ilalagay natin dun sa container natin. Chutney na gulkan daw, mix at abuwal lagi. Mahirap daw i-mix yung chutney at gulkan dito sa mga dahon-dahon na to.
tikman natin itong pan natin para malaman natin kung ano pa ba yung sugar. Sika, kaligo ko lang. Tikman natin. Masarap siya. Masarap siya, guys. Roots kara. So, ito yung pang-araw-araw na pagkain natin, guys. So, ilalagay na natin sa box. Chamsi siya. Siya na chamsi rin. So, ayan. Bilkin expertise. Expert check. Dumbilki. Yan eh, Bilki. So, ayan. Para maging maayos, i-fit ni mommy ng ganyan, no? Eh, kung fit ka rin, mommy? Badaan na kuhano itle? Tamay dyan ko ta. Karoon na pala noriya kariya. Barabar. So, finifit pala ni mommy, guys. Para maraming malagay dyan sa loob. Para hindi daw kami mapagod sa kaka-refill. Tarlo na buto tamay, katwaryo na ito. Eh, katwaryo na ito. Patay di doon, katwaryo. So, another one. This will be enough for 1 week on. Tapos na nga yung 1 week ang gagawin is dito kami magre-refill. Boxes naman na to, guys. Magbibigay tayo sa mommy ni Jano. So, ayan. Bibigay natin sa mother-in-law niya, sa family nila doon. So, tatlong pamilya kasi sila doon, guys. So, tatlong box din yung ibibigay natin. So, ayan guys, kakatapos lang nga namin gumawa ng mouth freshener. And dahil napakaraming ako curious sa Indian tradition, every after ng video, tatry kong sumagot na mga questions nyo and tatry kong i-explain yung culture na yun sa inyo. Once daw ba mamatay yung asawang lalaki, isasama daw ba na sunugin yung asawang babae dun sa lalaking namatay? So, sasagutin natin yan ngayon. So, marami yung nagtatanong sa inyo ng question na ito and I think meron kayong mga nabasa tungkol dito na article and tinanong ko nga yung asawa ko tungkol dito and ang sabi niya sa akin, totoo nga daw ito. Pero, itong kaugalian na ito is napakatagal na and at least 200 to 300 years plus na ginawa and as of today, ban na siya. Ang tradisyon nga daw na ito guys is tinatawag na sati or suti. So, nung unang panahon kasi guys, yung mga lalaki lang yung nagtatrabaho sa pamilya. So, sila yung padre de pamilya, sila yung nagpo-provide ng lahat ng mga kakailanganin ng mga anak nila, ng mga asawa. So, dati, actually hanggang ngayon, meron pa rin talaga mga tao yung umaasa lang sa mga asawa nila. So, kapag nangyari yun, kapag pumanaw nga yung asawa nila, so ang ending parang wala nang bubuhay sa kanila, paano na lang sila mabubuhay na maayos. Kaya pinapractice daw yung tradisyon na yon para hindi na masyado mahirapan yung asawa dahil may iwanan nga daw siyang mag-isa. Pero, ngayon, medyo nagiging modern na kasi yung mga tao dito. So, inabolish na nga nila guys. And ngayon, kapag na-widow na nga yung isang babae or nawala na nga yung asawa niya, pumanaw na. Lalong-lalo na kung medyo bata-bata pa siya. Actually, meron kaming kamag-anak dito na nabyuda ng maaga. So, ang nangyari guys is pinaasawa nga siya sa iba at naghanap nga sila ng isang byuda din na lalaki na wala ng asawang babae. So, pinag-partner sila. So, hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. And yung asawa, okay, i-clear ko to ng maayos sa inyo. So, yung anak nung lalaki, kumwari yung babae yung namatay or yung pumanaw na. So, yung anak nung lalaki, mapupunta rin siya sa side niya. Pero, kapag yung babae, yung nawalan ng asawa, so yung pumanaw is yung lalaki, yung anak guys, mapupunta siya dun sa side ng family ng lalaki na pumanaw. So, kung gusto mag-asawa nung mother, kailangan niyang iwanan yung anak niya doon sa family nung pumanaw na asawa niya. Kasi bubuo na nga siya ng sarili niyang pamilya. So, kapag pupunta siya doon sa bagong pamilya niya, dapat siya lang mag-isa yung pupunta. Pero ang sabi sa akin ni Milan, merong na rin nagiging modern na family kung saan tinatanggap din nila yung anak nung sa unang asawa niya, yung namatay nga. So,
nagkasama nga yung mga anak nila and tinatanggap nila yung bawat isa. So, nagiging maayos pa rin yung samahan nila. Pero depende rin yun sa pag-uusap, guys, ha? Pero ang normal daw talaga, guys, maiiwanan yung mga anak doon sa pamilya ng lalaking pumanaw and mag-isa lang naaalis yung nabyuda and hahanap ng bagong pamilya. So, ganun. I hope meron kayong natutunan dito sa tradisyon na ito ng mga Indiano. And kung meron pa kayong mga tradisyon na gusto ko nyong i-explain ko, sabihan nyo lang ako sa comment section and sasagutin natin yan and tatanong natin sa mga family ko dito and papa-explain natin sa kanila and itaratanong slate ko sa inyo. So, thank you for watching!